Ayan mga kapanggalan, dito tayo ngayon sa Manila Cathedral dito sa Intramuros. Isang magandang araw sa ating lahat mga kapanggala. Yan guys, on the road tayo going to Manila. Guys, samahan nyo kami, biyahe tayo, gala tayo. Pasal tayo sa Manila, sa National Museum, sa Intramuros, and then saan pa ba? Sarado kasi guys yung ano, sarado yung Manila Zoo. Pagka tayo ng MOA, and then kain tayo sa Vikings. Kasama pa rin natin yung ating mga bagay, si Kaylin and Margo. Hi! Si Michael. Hello, vlog! And si Kim, na nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Yan. Tara guys, samahan nyo kami. Kasama pa natin si Bear. Hi, Teddy Bear. Yan guys, stop over muna tayo kasi wala pa tayong agahan. Yan, kain mo tayo ng agahan. Yan. Hi, Bagets! Hi! Yan, kain muna tayo. Yan guys, nakalampas tayo. So, dito tayo sa may Chinatown, U-turn tayo. Pabalik ng Intramuros. Yan mga kapanggala, first up natin dito sa Intramuros. Tara po tayo sa Port Santiago. Tingnan natin yung selda na pinag-iikan kay Dr. Jose Rizal. Let's go! Guys, mapapansin nyo, mga bahay dito ay yari pa mula noong Spaniards time. So, parang puro sila ancestral houses. Yan, malaki. May makikita rin tayo mga kawal na nakasuot pa nung sinuunang panahon pa. Hanggang ngayon, ganyan ang pananamit nila dyan. Yan guys, buhay na buhay pa rin dito yung mga kalesa. Siya pa rin yung nagsisilbing transportasyon para mapuntahan mo or makapasyal ka dito sa buong syudad ng Intramuros. Kita ngayon sa Port Santiago kung saan yung dati na ikinulong si Jose Rizal. Yan. Diba tayo sa entrance? Guys, itong Intramuros, siya yung ano, sentro ng mga Kastila. Unang lugar. Yan yung mga ruins ng mga bahay nila. Yan, 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 yan. Yan, yan, yan. Kita nyo. Yan mga kapanggala. Dito tayo sa harapan ng Port Santiago na siya nagsilbing kampo ng mga Kastila noong unang panahon. At dito rin guys, ikinukulong or nakapiit ang may mga kasalanan sa batas at hindi sila makakatakas kasi ito'y napapalibutan ng ilog. Sana nyo naman guys kung gano'ng kalapad ng ilog niya. Paano ka basta makakatakas, diba? Dito rin naikulong si Dr. Jose Rizal.
Ayan guys, dito pa rin tayo sa loob ng Fort Santiago. Dito tayo sa tinatawag nilang Area Soledad. Yan. Guys, tagyan naman yung ilog. Grabe, lalim. Kibot nung daanan, kailangan natin yung muko para makapasok tayo sa loob. Ayan guys, kailangan natin yung muko kapasok kasi yan, ito yung gulungan ng mga Pilipino, kinukulong mga Kastila noong panahon ng Spanish time yan, ng Tagapon yan. Mga kapanggala, ang bigat ng pakiramdam dito sa loob, sa ilalim na to guys, kasi ito yung nagsilbing pitaan, kulungan, hindi lang kulungan, kundi tina-torture yung ating mga kapwa Pilipino noong unang panahon. So, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam guys dito sa loob. Tingnan nyo naman yung mga lugar. Akit palita, yari ko. Pakita sa taas. Yan. Hindi lang sa pinaka tower na, which tower? Bihira talaga makakatakas sa lugar na to or sa pita na to kasi siya ay napapalibutan talaga ng tubig guys. Yan guys, hindi tayo sa isang area kung saan makikita natin yung mga dating mga simbahan na nakatayo dito sa Intramuros. Yung iba ngayon nakatayo pa din. Guys, ano sila? Miniature size yari sa Lego set. Yan. Check this out. Yan guys, lahat na makikita nyo yung miniature na churches dito sa loob ng taas ng dungeons ng Fort Santiago ay yari sa Lego set guys. Yan, may picture sila ng Philippine Eagle, guys. Yan. Meron din silang another Lego set. Yan. Made of Legos din, guys. It's a shrine made of Lego. Yan. Baraswing church.
Medyo pliguset. Tara, lipat naman tayo doon. Labas ulit tayo, guys. Grabe, ah. Guys, ang hirap huminga sa loob kasi tunnel siya, nasa ilalim. Yan, guys, itong white cross na ito nagsisimbolize ng resting place ng mahigit kumula 600 Filipinos and Americans na natagpo along 1945 yung panahon ng gera. Yan. Ito yung pinakasanayin ko. Tara, guys, puntahan naman natin ngayon yung selda o yung prison cell ni Dr. Jose Rizal kung saan siya tumigil at nilitis hanggang sa mahusgahan ng bilang kamatayan. Tara, siyang replica na naman dito natin. Yan, guys, ito yung replica habang nililitis yung kaso ni Jose Rizal noong kanyang kapanahonan yan, guys. Ano yan? Yan, guys, ang ilang damit ni Jose Rizal na preserve na hanggang ngayon, guys. Yan, makikita pa rin natin dito na naka-preserve ang libro na sinulat ni Dr. Jose Rizal, ang No Limit ang Hire, at ang El Filibusterismo, at yung iba pa niyang mga librong sinulat. Yan. Maganda rin ito, guys, at least na-preserve hanggang ngayon buong-buo pa yung mga libro, guys. Ilang taon na hindi pinabayaan na dapat ito. Buti nga po ay pinagkaloob din po ng pamilya ng ni Pastor Bulmer. Mabuti, nag-survive na po. Ate, kita yung ano. Ayan, stop, okay, stop. Yan, mga kapanggala, palabas na tayo ng tunnel. Yan. Medyo mahaba-haba yung nilalakad, lalo nakakapagod. Nakapagod yung mga tunnels na yan. Yan,
guys, may nakita tayong isang ruins na naging ano siya, kumbaga lalagyan ng mga kargamento at tambakan noong unang panahon ng Kastila. Ayan guys. Okay guys, tapos ating first stop dito sa Intramuros, dito sa Fort Santiago. Ayan. Second stop naman natin po tayo sa Philippine National Museum. Tara, 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 tara. Ayan mga kapanggala, bago tayo pumunta sa Philippine National Museum, daan muna tayo dito pa dito sa Philippine Cathedral, dito pa rin sa Intramuros. Yan.